forever First Lady, Mrs. Imelda Romualdez Marcos. The unsinkable Imelda. Magpakahinog na silang lahat. Ilang oras matapos mahatulang guilty sa 7 counts ng graft ng Sandigan Bayan 5th Division, nakipag-party si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos sa birthday ng anak na si Ilocos Norte Governor Imee Marcos. Dumalo rito si na Speaker Gloria Arroyo, dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada, dating Senate President Juan Ponce Enrile, Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte at iba pang opisyal. Hindi sumipot si Marcos sa promulgation ng Biyernes. Wala rin ang kanyang legal counsel dahil naka-confine daw ito sa ospital. We could also look at it as a sense of bad taste. Kasi, di ba, promulgation mo lumaga, you're convicted, and yet that same night, you attended a party, considering na the actual birthday of Governor Imee is not on that day. So yung kanyang presence hindi naman talaga that necessary and required dun sa party na yan po. Kaya pinag-aaralan ng prosekusyon na maghain ang manifestation sa korte para sabihing walang dahilan si Marcos para hindi siputin ang kanyang promulgation. Binigyan ng 30 araw si Marcos ng korte para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat tanggalan ng karapatang iapela ang hatol. Sabi ni Assistant Special Prosecutor Ray Kilala, kung makitaan ng korte ng katanggap-tanggap na rason si Marcos, doon gugulong ang 15 araw niya para maghain ng apela. Kung hindi, pwedeng umapela si Marcos sa Korte Suprema o Court of Appeals. Kung isapinal ng CAOSC ang desisyon ng Sandigan Bayan, ang paraan na lang daw ni Marcos para hindi makulong ay kung bibigyan siya ng executive clemency ng Pangulo. Dagdag ni Kilala, hindi pwedeng idahilan ni Marcos ang kanyang edad na 89 anyos para hindi makulong. Yung edad ng akusado. But for that to be applied to an accused, dapat yung edad na yon ay at the time that the crime was committed. So yung edad ho ni Imelda Marcos ngayon na 89, maaari pong hindi na siya i-consider na mitigating circumstance in her favor kasi at the time that the crime was committed, way below 70 years old po. Si dating Human Rights Commissioner at Martial Law Victim Eta Rosales nagpahayag ng disgusto sa tila pagsasawalang bahala raw ni Marcos sa korte at batas. That in that expression of the Marcoses, to just go on with their party, nonchalantly tells us how little they look at the court and its conviction. Sa isang panayam, binira rin ni Vice President Lenny Robredo ang pagdalo sa party ni Ginang Marcos sa mismong araw ng promulgation. Sabi ni Robredo, kung kaya pa na mag-party ng dating First Lady, kaya rin daw nitong lumagi sa kulungan. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Marcos. Dano Tenggong, GMA News.